So what's up guys, and welcome back sa ating channel. So for today's video guys, ay magre-review and testing po tayo nitong ating Joson Step Up Transformer. So nagamit na rin natin to guys last week sa Battle of the Sound. So ngayon lang natin na re-review kasi medyo na-busy na rin ako guys pagkatapos ng battle. So ngayon magbibigay ako ng idea nito, review, tapos testing natin kung paano ito gamitin. So ito guys, itong Step Up Transformer is ginagamit talaga to usually sa mga sound system, no? Yan. Pwede ito sa sound system, pwede rin sa meron kang all purpose kasi itong Step Up mga guys, pwede sa sound system, pwede rin sa mga negosyo mo kung mababa yung kuryente ng inyong location. So maganda to gamitin para stable yung kuryente natin. So sa sound system naman guys, malaking tulong rin to itong Step Up, lalo na kung yung area na pagservisan nyo ng disco or kahit anong events, kung mababa yung kuryente. So maganda to gamitin itong Step Up na to dahil para stable yung kuryente, tapos syempre malakas yung kuryente na dadaloy sa ating mga gamit. So ito guys, yung brand pala nito or model is ito, Joson. Yung model niya is Step Up Transformer na 20kVA. So maraming model na Joson, merong 5k, 10k, 20k, meron 30k and 40k. So ito sa atin guys, yung model sa atin dito is 20kVA. So malakas po ito. Yung kanyang design is ito guys, oh. Medyo may kabigatan rito, around 60 kilos. Yan. Tapos kapag bibili tayo nito is meron po siyang kasama na box para hindi po siya masira or para safe yung pagbiyahe niya patungo sa ating location. So ito guys, sa harap is ito, mayroong dalawang handle. Ayan. Tapos yung casing niya guys, so makapal naman. Ayan. Sa ilalim is meron po siyang ito. Ayan. Pwede natin yan mahila lang kasi meron siyang ligid or four wheel. Ayan. So dito guys, nandito yung kanyang input voltage. Dito natin makikita yung pinaka-input na kuryente natin sa mismong bahay or sa location natin kung saan tayo mag-service. Yan. Tapos ito naman yung output voltage na papunta na sa ating gamit. Yan. So ito naman yung ating selector switch, malaking selector switch. Yan. So meron siyang off, 250 volts, 235 volts, and 220 volts, 205 volts, 190 volts, and 175 volts, and 160 volts. Si-share din natin guys kung paano ito gamitin itong mga bolts sa harap mamaya kapag matesting na natin. Yan, syempre yung Joson ng logo and Step Up Transformer 20kVA na selector switch. So ito naman yung pinaka main switch nya. Yan. So ito, gumagamit sila ng 63 ampere. Yan, so dalawa. Yan. So sa siding naman niya guys, ito po siya guys, oh. Yan. Maganda yung kanyang pagka-design. Yan. So susukatin natin 'to mamaya, papakita ko muna yung likuran niya. Para may idea po kayo. So ito guys, dito sa likuran niya is ito yung pinaka-input. Pwede lang natin itali dito yung wire. So yung input, ito yung papunta sa ating kuryente. Yan. Tapos yung output naman, ito, dito na natin saksak yung ating mga
power amplifier o yung mga gamit natin o yung mga ginagamit natin sa mga negosyo. Ayan. So kagandahan dito is merong 220 volts. Ito yung pinaka main neutral. Tapos meron siyang 110 volts. Ayan. Tapos neutral. So dito na sa dalawa is ito yung tinatawag na industrial plug, no? Ayan. So pwede tayo mag-connect dito sa input. Pwede rin dito guys sa input. Yan, ito yung input voltage, oh. Yan, meron namang binibenta sa Shopee or sa online na mga industrial plug. Yan, para safe yung connectors natin. So, yung gamit dito is 63 ampere. Malaki po ito. Yan siya guys, oh. 63 ampere. Yan. So, ito naman yung output. Yan, kung gusto mo gagamit ng industrial type patungo sa mga gamit mo, to meron din siyang industrial output, 63 ampere din to. Yan siya guys, oh. Yan, so meron din siyang lock. Yan, so pwede tayo sa manual na pagkabit, meron din siyang industrial type na connectors. Syempre ito yung kaniyang fan or blower sa loob. Merong 220 volts. So, malakas umiikot. Yan. Sa output, guys, ito sa taas. Ito yung output. 110 volts and 220 volts. So, pili ka lang. Yan. Meron siyang kakabit nyo dito na 220 volts. Meron din plug type lang. Sa 110 volts, merong manumano nyo pagkabit dito yung wire. Meron siyang outlet na plug na lang diretso. So 110 volts. Yan. So balik, susukatin ko muna guys para meron kayong idea, no. Kuha muna tayo ng metro. So ito guys, susukatin lang natin para may idea po kayo. So yung lapad niya dito is merong 40 centimeter. Tapos yung lapad naman sa harap ay around 48 centimeter. Yan. Tapos yung height niya sa mismong casing talaga niya is nasa 39 cm. Yan. Pero kapag kasama na yung apat na wheels dito, so total of 46 cm. Ayan siya guys. Yan. Pero kapag kasama na yung industrial type connectors with handle, is around 65. Ayan. 65 cm. So, yan yung sukat niya. So, bago pala natin iti-testing, tapos magbibigay ko na idea paano gamitin, bubuksan natin guys. Bali, papakita natin yung laman nito. Bali, transformer pala yung laman nito. Dalawa lang naman yung screw. So, bubuksan natin para makita nyo mga guys. So, ito po nga guys. Bali, nabuksan na natin itong step up natin na Joson 20kVA. Bali, ito lang yung laman niya. Meron siyang malaking na transformer, no? Yan. Base sa nakalagay nila sa kanilang user manual is pure copper. So, check natin guys. Makikita lang naman natin dito. So, pure copper talaga yung ginamit. Ang kapal pala ng ginamit na materials dito guys, oh. Solid. Yan. Kaya pala mabigat kasi pure copper siya, tapos may kalakihan rin yung kaniyang transformer, oh. Pansin ko rito sa kanila mga wire is sobrang kapal yung mga wires na ginamit. Galing input. Yan. Dito sa selector, patungo rin sa output. Yan. Makapal. So, nakadouble yung mga wires, oh. Ito nakadouble. Patungo dito sa main switch or breaker. Sa output, nakadouble lahat. Yan. Nakalock ng maayos, oh. Higpit na higpit. So, hindi talaga maglo-lose contact. Yan. So, ganda pala yung laman. So, susukatin natin guys yung kaniyang main transformer. So, dito yung lapad niya is merong, lagay na lang natin dito sa 12.
centimeter. Yung lapad niya dito, merong 23 centimeter. Yung height ng ganyang transformer, around 19 centimeter. Tapos malapad naman yung wiring niya dito, guys. Around 20 centimeter yung lapad ng wirings. Ayan. So, magandang klase yung ginamit na material sa loob. So, balik na natin to, guys, dahil titesting natin. Tapos, magbibigay ako ng idea kung paano to gamitin. Kakabit ko muna yung dalawang screw dito, mga guys. So, ito, guys, na balik na natin yung kaniyang takip. So, ngayon, titesting na natin. So, tuturo natin kung paano yung wirings nito. Yan. So, dito guys, meron akong mga taas na haba na wire dito. So, ito yung ginagamit ko sa sounds ko. Yan. So, ito yung papunta sa poste. Yan, kung meron kayong mahaba na wire, yan, mas okay yung malaking wire na ginagamit. So, as of now, kasi maliit pa yung sounds ko. So, temporary pa ako gumagamit ng ito, Pelpex na number 14x2. Yan. So, okay lang naman to kasi hindi naman ganun kalaki yung sounds ko. Yan. So, ito yung wire ko ginagamit. So, yung dulo nito is meron nito. Makapal. Yan. So, kung pambahay lang, ito yung i-connect nyo sa kuryente nyo. Tapos yung dulo, guys, yan, ito yung kakabit sa plug ng kuryente nyo. Tapos itong dulo na to, kakabit to sa dito, sa line input. Yan. So, kung gagamit tayo sa sounds natin to, itong line input, ito yung patungo sa poste or sa linya ng kapilya. Yan ito. So, kakabit ko muna to. So, okay lang magkabaliktad yung wirings nito. Yan. So, take note mga guys, bago kayo magkabit nito, kailangan hindi pa yan nakakabit sa mismong mainline ng kapilya or sa bahay nyo or sa poste kung gagamitin sa sound system. Yan. Kailangan dito muna kayo magtap sa step up bago nyo i-connect yung dulo sa main poste or linya ng kuryente or sa outlet ng bahay natin. Yan. So, kakabit ko muna. So, dito guys, nakabit na yung dalawang wire sa main input. So, ito, kung dito tayo magkakabit mga guys, yung dito, industrial, ito, takpan natin to ng tape. Kasi once nakakabit na tayo is, meron ding kuryente dito guys. So, para mas safety, tipan natin to. Pwede rin, tipan natin to dito guys, ng tape. Para hindi sasayad sa body ground ng casing. Ayan. So, sa atin, ito lang muna yung tatakpan natin para hindi for safety na rin. So, ito guys, tinakpan ko ng tape. Yung gamit ko lang dito is masking tape o packaging tape. Ayan. So, kahit anong tape, basta lang matabunan yung connector dito. Ayan. Kasi walang takip. Dito, okay lang ito kasi meron siyang takip. Dito, wala kasing takip tayo. So, ngayon, sunod naman tayo sa output voltage. So, dito tayo kukuha ng linya output. Ito, 220 volts neutral. Yan. So, yung wirings natin dyan is pwede lang magkabaliktaran yung wire. Yan. So, ito, meron akong ginawa dito na outlet. Ito yung main outlet ko. Papunta na sa aking power amplifier, processors, and gadget. So, dito na lahat. Isasalpak yung mga gamit ko sa sounds. Yan. Tapos, meron akong ginawa rin na breaker dito. Yan. Kutin brand. So, kahit anong brand ng breakers, na meron tayong breaker. So, 40 ampere lang yung ginamit ko dito. Yan. Kasi, hindi naman malaki yung sounds ko. Saktong-sakto lang. Para in case may problema yung gamit natin or amplifier, automatic mag-trip off itong ating breaker. Yan. Kasi itong si step up is yung breaker niya is sa input. Wala siyang breaker sa output. Yung breaker niya is sa input lang. Ito siya. Ito, nasa harap.
Yan, ito yung brake, input breaker niya. Yan, sa output is wala siyang breaker. So, ito, gumawa ako ng sarili kong breaker para sa output, papunta na sa gamit ko, sa sounds. Yan. So, ito, dalawa. So, madali lang naman yung wirings dito, guys. Yan, dalawang wire lang naman yan, papunta sa ating outlet. Yan, tapos, sa taas, dalawa rin. So, ito, dito natin to kakabit sa output. So, okay lang magkabaliktad yung wirings. So, kakabit ko muna. So, dito guys, nakabitan na natin yung output. Yan. So, dalawang wire. So, okay lang magkabaliktaran yan. Wala po yung problema. Sa input, okay lang magkabaliktaran. Wala din problema. Sa output, okay rin guys. Yan. So, ito, papunta na to sa ating output breaker. Yan. So, mas maganda meron kang breaker talaga. Yan. Pwede mo pa ito dagdagan ng breaker kung meron ka ng lights. Yan. Separated yung breaker sa lights mo. Tsaka separated yung breaker sa audio. Yan. So, sa atin kasi wala pa tayong lights, ito muna. Yan. Kasi maliit lang naman yung sounds natin. So, ito, outlet. Dito na natin saksak yung ating mga sounds, mga amplifier, mixer. So, dito na lahat. Kasi may problema, automatic to magti-trip off yung ating breaker. Yan. So, titesting natin guys. So, once nakakabit na tayo, input and output, naka-ready na. So, pa-plug in na natin. Or, kung nagsiservice kayo, pwede nyo na ikabit sa mainline nyo, sa kapilya or sa poste. Yan. Sa atin, sa bahay lang naman, testing lang natin. So, kakabit ko muna guys dyan sa outlet natin. So, bago natin kabit is kailangan naka-off na rin. If naka-off rin to. Yan, kasi power on natin yan mamaya. So, saksak ko muna guys. So, ito guys, nakasaksak na tayo sa main kuryente natin. So, i-power on na natin to. Yan. So, power on. Yan. So ito guys, makikita natin yung input voltage natin. Ito yung kuryente natin galing poste. Yan, umabot siya ng 230 volts. Yan. So yung gamit dito guys, in case bababa yung kuryente natin galing poste, abot siya ng 190 volts or 205 volts. So, i-select nyo guys. Example, mababa yung kuryente na galing sa poste kung nagsiservice kayo sa sounds sa probinsya. So, abot talaga yan. Minsan ng 190 volts. So, i-select nyo dito guys sa 190 volts. Kung nasa 205 volts naman or 200 volts, so, i-select nyo dito yung selector. Meron naman siyang arrow. Pero dito sa atin guys, medyo malakas yung kuryente natin ngayon kasi gabi. Yan. Umabot siya ng 230 volts. So, pwede natin yan isi-select dito sa 230 volts. Ito, select natin dyan. Yan. 235 volts. Yan. So, yung output niya is around 213 volts. Yan. Kasi umabot siya ng input niya. 29 volts or 230 volts. Yan. So, pwede rin 220 volts. So, yung output niya is nasa 229 volts. Yan. Naka-direct na kasi ito. 220 volts. Yan. So, itong step up, pwede ito gamitin sa mababa na kuryente. Pwede rin sa mataas na kuryente. So, dual purpose po ito. Step up and step down. Yan. So, ito yung gagamitin nyo, yung selector, si-select nyo guys. So, tatry natin mamayang gabi yung mababa yung kuryente. Kasi gabi, maraming gumagamit. So, minsan, abot ng 205 volts. Yan. Sa ngayon, araw, sa malakas yung kuryente natin. Pero sa probinsya guys, kapag gumagamit tayo ng sounds, so, may tendency kasi bababa yung kuryente. Minsan, abot ng 190. So, select nyo sa 190. Yan. Yan.
So, example natin guys, kung mababa yung current natin, select natin, yung output niya is lalakas. Yan o. So, kailangan isi-select talaga natin guys kung ano yung naka-select dito na input. Doon natin isi-select. Yan. So, ito, input 229, pwede natin yan select sa 235 volts. Yan. So, yung output niya is safe pa rin. Nasa 200 plus. So, 213 volts. Yan. Pero yung mga gamit natin, appliances, is kadalasan pwede sa 220 volts to 230 volts. Gaya ng mga powered amp, yung nilalagay sa mga transformer is nasa 230 volts. Yan. So, okay lang to. Naka-steady sa 220 volts kung ganito yung input natin. Pero kung bababa na sa 180 volts yung kuryente natin galing poste, so si-select na lang natin dito sa 190 volts or depende na sa voltage para maging steady yung output natin, para maging 220 plus yung output natin guys. Ayan. So titesting natin yung output dito. So ito guys, testing lang natin yung barina natin, naka power on natin. So kung naka-off yung breaker natin dito, is hindi to under. Kasi meron tayong personal na breaker ito. Naka-on siya. Ayan. Ayan guys. So overall guys, maganda to gamitin itong Joson step-up transformer na 20 kVA. So merong 5K, 10K, 20 kVA. 30 kVA ni si Joson. Sa atin guys, 20 kVA natin ginagamit kasi gumagamit ko ng power amp. Yan. Maraming power amp yung saksak natin dito. So, yun lang guys yung video natin. Yan. So, okay pa naman yung kuryente natin ngayon kasi araw, paggabi is bumababa na. Yan. So, overall guys, okay to gamitin sa sound system or sa negosyo natin. Yung mga piggery. Yan. Kailangan talaga natin yung steady output voltage. So, yun lang guys. Maraming salamat. God bless.